Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Jackie, OFW dito sa Kuwait. Guys, ang topic natin sa video na to ay tungkol sa mga rules and regulation ng ating mga employer dito sa abroad. Kasi tayong mga OFW guys, mayroon tayong sinusunod na mga rules. Hindi lang sa kontrata, pati na rin dito sa bahay ng mga amo natin. Kaya tayong mga OFW may kanya-kanyang roles. Sa akin guys, ang ma-share ko sa inyo, ang roles dito sa bahay ng amo ko ay may day off every month. Pwede akong lumabas pag gusto ko. Tapos free ako ng mobile. Ang oras ng trabaho ko hindi naman overtime. Yung tama lang. Kasi sa ibang amo, bawal ang mobile. Pagdating mo pa lang sa bahay nila, kinukuha na nila agad yung mobile, passport, lahat, butaka, or civil ID. Kaya, wala kang ibang mahawakan pagdating mo dito sa abroad. Hindi mo mahawakan passport mo, hindi mo mahawakan yung mobile mo kasi itatago yan ng mga employer. Yung sa ibang employer yan guys, pero dito sa amo ko, maluwag po sila. Hindi sila mahigpit sa mobile, basta gawin ko lang yung trabaho ko. Basta hindi lang maapektuhan yung trabaho ko. At hawak ko yung passport ko, hawak ko yung civil ID ko. Binigay sa akin ng amo ko yung passport ko kasi sabi niya siya, ako na lang magtatago kasi lagi siyang umaalis, lagi siyang nagsasuffer yung nagbabakasyon, kaya yung passport ko nasa akin na, at saka yung civil ID ko ako na rin naghahawa kasi tuwing magpapadala ako ng pera ginagamit ko yun, at tuwing lalabas ako pag mag day off, yun ang kailangan kong dalhin. Kaya, yun guys, binigay naman nila sa akin. Nagdiwala naman sila sa akin. Pero sa ibang amo yan, hindi yan sila basta-basta magtitiwala. Talagang amo talaga ang naghahawak ng civil ID, passport, at kung ano-ano pang mga pwede nilang itago na mga kailangan nating mga OFW. Kaya, swerte ko dito guys kasi kahit papano, hindi naman sila masyadong mahigpit. Kaya swertihan lang kasi ang abroad. Kaya tayong mga OFW, may kanya-kanya talagang mga rules na dapat sundin. Yung mga bawal at hindi bawal. Sa amo ko naman, hindi naman sila mahigpit sa pagkain. Okay naman kami sa pagkain kahit papano. Bumibili naman yung amo ko na babae ng pagkain namin. At ang ayaw lang nila yung pakialaman natin yung Bible nila. Yun ang pinakabawal dito sa lugar ng Middle East kasi pag Christian tayo, bawal tayong humawak ng Bible nila. Kaya yun talaga guys, ang isang tip na maibigay ko sa mga bagong mag-abroad, kailangan tandaan natin yung Bible nila. Huwag talaga natin pakialaman or hawakan kasi yun talaga ang pinakaayaw nila. At saka, pag nakita naman nila na mapagkatiwalaan ka at hindi ka abusado sa bahay nila, na wala ka namang intensyon kundi magtrabaho lang, pagkakatiwalaan ka naman nila. Kaya ipakita natin at kailangan nating tandaan yung mga bawal, at kailangan nating pakita sa kanila na mapagkatiwalaan tayong mga Pilipino.
Kasi karamihan dito sa abroad, guys, ang mga employer hindi na basta-basta nagtitiwala sa mga Pilipino, kasi yung iba magawa rin kasi ng mga kalukuhan, kaya di rin natin sila masisisi kung ano yung mga dahilan nila. Kaya sikapin na lang natin, guys, na pagkatiwalaan tayo ng mga employer natin, kasi doon tayo makakaluwag-luwag. Kasi pag hinigpitan tayo, mahirap yung pang-araw-araw natin, kasi pagbawalan tayo sa lahat, bawal ang mobile, at lahat ng kilos natin pinapansin, binabantayan. Kaya yun ang mas mahirap. Kaya tayong mga OFW, guys, dapat ipakita rin natin sa mga amo natin na mapagkatiwalaan din tayo. Yun yung tips ko na maiibigay, lalo na sa mga baguhan na gustong mag-abroad. Kailangan, guys, ipakita natin sa mga amo natin, umpisa pa lang, na mapagkatiwalaan tayo sa lahat ng bagay. Kasi pag nakita nila yung mga kilos natin na okay naman, magtitiwala na yun sila at maging maluwag na. Kagaya sa akin, pwede akong gumamit ng telepono nila dito sa bahay. Pag kailangan ko lang, pag halimbawa, nagkamali yung tailor ng pinadalhan ko ng pera at kailangan kong tumawag para hindi na ako pupunta dun sa office nila, kaya pwede akong gumamit ng telepono dito sa bahay. Kaya yun lang, guys, yung mga rules dito sa bahay ng amo ko. Masalamat talaga ako, guys, kasi nakatagpo ako ng hindi mahigpit at hindi malupit na mga amo. Yung mga amo ko kasi may mga puso sila. Marunong silang umintindi sa katulong. Kung pagod na, hindi nila pinapa-overtime yung katulong, kasi ang iba dito sa atin, mga DH, mahirap kasi 2 hours lang yung tulog. Minsan hindi pa sila pinapakain ng amo. Marami dito, guys, na mga amo na malupit at mahigpit. Kaya kailangan nating mga OFW, ipakita natin sa mga amo natin na mapagkatiwalaan tayo. At ihanda natin yung mga sarili natin sa mga baguhan na gustong mag-abroad. Ihanda natin yung mga sarili natin sa homesick. At yung maninibago ka kasi sa klima nila dito pagdating mo. Hindi ka lang sa homesick mag-a-adjust, pati sa klima nila, sa mga ugali nila. Kaya yun lang. Pero lagi lang tayong magdasal para lahat ng yun malampasan natin. Kaya yun lang, guys, yung mai-share ko sa inyo na tips, at sana may natutunan kayo sa lahat ng mga sinasabi ko sa video na to.